Good evening mga kasound. Ayan. Thanks again. Welcome to my channel. So, today, mag-a-align tayo ng ano. Kasi mostly sa mga nag-comment sa comment section ko doon sa YouTube channel ko. Sa video ko kung paano mag-rewind. Nag-comment sila kung paano daw mag-ano, mag-align ng coil doon sa speaker. So, here's the video na bagay sa'yo. Ayan. So, ito ba yung cellphone ko? Ayan. So, yan yung speaker. Ayan. Came from Alto pa rin. Ayan. Alto. Subtrosonic. Ayan. So, kompo to. Sunog po to siya sa sa sobrang overdrive. Ayan. So, may ginawa na akong coil. Ayan. So, try natin kung mag-match dito. Ayan. So, let's start. Bali, bubuksan muna natin. Tapos, ano ba ito? Bubuksan natin. Then, titignan natin kung anong sira. Ayan. Buksan natin. Ito na yung kapigasan ko, guys. Oh, naku. Para mas mabilis, dito lang tayo magtanong patat. Guys, you guys. Medyo may katigasan siya, pero tayo na. Yan. So, hindi pala siya sunog. So, nag-bend lang talaga siya. Thank you.
Bilisan natin, guys. Stand down. Ano ba itong aking cart? Okay, yan. So, okay na siya. So, papasok natin ito, guys. Kung okay na. Gentle lang, baka masira yung coil. So guys, ito nyo yung coil. So bali mag ano tayo dito dyan. So kung sa ano pa, magbibigay tayo ng allowance dyan. Kasi pag sagad masyado na ganito, so wala na yung kaskas sa magdidikil. So kailangan maka-advance dito para yun yung standard niya eh. So, yan. Bigay lang kayo dyan mga ano lang. Ano ba to? Mga 3/4. Ay, hindi. Maliit lang. Parang 4 grams ng sa ruler. 4 na guhit lang dun sa ruler. Bali, kahit 5 millimeters na lang. Okay na. Yung advance niya. So sa akin, medyo taas-taasan ko konti. Kasi mataas yung coil ko eh. Ayan. So, paano ang pag-align? Lang ko lang guys. Lang. Align ko lang ngayon sa phone ko. Ito ulit, kukunin ko, then magugupit ako. Magugupit ako ng ilang piraso. Gugupit ako ng ganito. Ayan.
Yan. Yan. So, ito na yun siya, guys. Yan. So, bali lalagay nyo dito. Bali yan, yan yung magsisilbing spacer ng coil nyo. Kasi kung medyo malapad yung ano, mahihirapan kayong bumunot pag medyo ano, kasi maraming nagsasabi na mas maganda daw yung malapad. Sa akin, ito lang yung gusto ko kasi para mabilis siyang hatakin. So, ayan yun siya, guys. So, as you can see, ayan. Ayan yung pag-ano nyo. Ayan yung tamang pag-process. Pero sa iba na professional at pala, ano yung tawag nito? Parang palabas, hindi pwede sa kanila to. Pero sa akin, alternative way lang. Pero sulit naman yung ano. Hatak ng speaker. Ayan. So, mga maraming nagbabash dyan. Gumawa na lang kayo ng video kung magbabash lang din naman kayo. Kayo nang gumawa ng video nyo. Tapos ako na naman magbabash sa kayo sa inyo. Sa akin lang to kasi DIY. Ayan, patuloy ko na yung ano. Sobrang wire, kaya hindi medyo sagabal. Ayan, so i-align ko na, i-align ko lang. Ayan, ayan, pag-align ko na, ayan yung process. Siya lang yung bahala mag-align ng pit sa kanya. Ayan, pag na-align na, pwede to, ano na, pwede to put some glue para i-apply dito. Okay, so, parang medyo gabay pa. Na-align din yan. Patient lang. Tanihin nyo lang, guys. Ganyan nyo lang. Para mag-pitch siya. Kasama rin yung pag-align ng ano. Para hindi siya ano. Para hindi siya sasabit. So ayan, so medyo okay na siya. So mag-a-apply na tayo ng ano, ng glue. So bali ito yung gamit ko, guys. Ayan. Maraming yan sa ano. Marami ito sa mga hardware. Subukan nyo lang hanapin. Medyo may kamahalan lang, 200. Pero yung sa kaibigan ko na doon sa Stainer King o Conadal na si Latoy, fiber yung gamit niya.
ayaw niya magbigay ng ano eh, ng kung saan siya, ng information kung saan siya bumibili ng fiber noon. Kasi business niya yun eh. So, wala tayong magagawa dyan. Pero okay lang naman din sa akin kasi pangalo lang ito eh. Hindi naman ito pang industrial talaga. Parang trip-trip ko lang to. Vlog-vlog sa YouTube, ganun. Para may matutunan kayo. By the way, paki-subscribe po para marami pa ako, para mas marami pa akong ano, videos na i-upload. Ma-excited ako niyan pag marami nang subscriber. Ayan, so medyo malapit na siya. So, i-apply lang natin diyan. I-apply lang ta Dayan din. Dayan din. I-align. Align natin. Try ana. Pagkatapos ng mag-align, din na. Test drive na. Bali guys, ito yung last video ko sa ano, dito sa lupa. Siguro sa susunod, sa barko na naman. Kasi aalis na ako mamaya papuntang Davao. Doon ako doon ako sasakay papuntang Maynila. Tapos doon ako magpapahawa ng inkob. Sana wag naman. Shoutout nga pala kay ano, Kirens. Ni-invite niya ako dun sa ano eh, sa kasal niya eh. Pero parang no time na, tapos walang panasahe. Okay lang, sana ako may mag-sponsor dito sa akin. Pag may mag-sponsor, mas okay. Sana may mag-sponsor ng mga fiber para sa pag-rewind. Sa susunod guys, pag maka ano na ako, maka budget, bibili ako ng ano, 3D printer. Papakita ko sa inyo. Yan. Tapos naman ng ano, apply. So, uulitin na naman para pag-align. Para mag-tay siya kasi nag-alaw ko siya eh. So, bali, gaganunin ito ulit. So, antayin na lang natin na matuyo. Antayin na lang natin matuyo, then dito to go. Susulda na lang natin to. I-weld lang, then test drive natin pag okay. Okay, so ayan. So, since okay na siya, matigas na, so, tatanggalin na natin. Matigas yung kapit ah. Ayan, smooth. Ha? Smooth. Walang sayad.
ang side, walang problema. Okay siya. So since mainit na, mag-weld tayo. Pilot ko ako si May Mikel? Oh. Naman dyan sa lamisa. So, okay na. So, talagyan na natin ng glue. Then, ipitest na natin. Test natin using this battery, two bolts. Ayan. Check natin kung saan yung positive at negative. Gumagana na siya guys. Ayan. Kita nyo guys. Gana na siya guys. So ang gagawin lang natin is lalagyan ulit ng resin epoxy. Then lalagyan na natin ng rugby. Then ilalagay na natin doon sa kahon niya.
Pero doon ko na siya ilalagay doon sa ano. Ibalik na yun. Ilalagay tayo ng epoxy dito sa ayan. After nito guys, patutuyuin ko na lang, pero tataktan ko na agad. So, na. Then hanap ako ng rugby. So, kumuha na ako ng rugby. Ayan. Excel yung brand. So, patutuyuin lang muna natin para mas maganda yung packet. So, stay tuned. And so, medyo tuyo na. So, lalagay na natin. Yun. So, tip na. Tip na. So, thank you for watching guys. Ito yun siya. Alto subsonic. Yan. Maliit yung magnet eh. Kasi ready made. 3 inches yung voice coil. 3 inches. Medyo mahina. 18 inches ha. 18 inches. Tapos 3 inches voice coil. Then sabi nila 2000 watts eh sa alto na. Pero hindi ako naniniwala na 2000 to. So guys, thank you for watching. Subscribe to my channel and hit the like button kung nagustuhan niyo yung video ko. Ayan. Then comment for more question. Yeah. So, thank you and God bless.